Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Nasa hanggang 20 pa ang pinangangabahang natabunan sa pagguho sa isang supermarket sa Porac, Pampanga, kasunod po yan ng Lindol kahapon. Patuloy pa rin ang search and rescue operation sa lugar kung saan 5 na ang naitatalang nasawi. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan! Yes, Rafi, Connie, hanggang sa mga oras na ito, yan pa rin ang bilang, ano, official na bilang ng mga namatay. Nasa 5 pa rin. At yung rescued, officially, ay nasa 8. Although, kanina lamang, bago tayo sumahimpapawid, ay may nakita tayong inilalabas na isa pang na-rescue. Isa itong babae at na-rescue siya, dinala agad sa ospital, sakay ng ambulansya. Sa ngayon, Rafi, tulad na nabanggit mo, nagpapatuloy ang search and rescue operation. Nakikita po ninyo sa aking likuran, yan mismo yung Chuson Supermarket, yung gumuho kahapon kasunod ng 6.1 magnitude na lindol. Wala pa rin tigil ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection. Nandito rin ang mga tauhan ng Philippine National Police, Philippine Army, DPWH, ang lokal na pamahalaan. At nakita na rin natin ngayon lamang ang mga tauhan ng Presidential Security Group dahil mamaya ay inaasahang bibisita dito personal si Pangulong Duterte. Papakita lamang natin, Rafi, ano, kanina nandito si Public Works Secretary Mark Villar. Papakita natin, ito ang Chuson Supermarket. Dati po yung 4-story building at ang nakikita nyo yan, yan na lang yung natira. Parang single story na lang siya, single level na lang. Yan ang dating fourth floor. Kung imagine natin, ang isang tao biglang napaluhod, parang ganun po ang nangyari dito sa building na ito. Sa ground floor niyan, yung first floor, yan yung grocery o yung supermarket. Second floor, mga opisina. Third and fourth floor, mga dormitoryo ng mga empleyado. At kung makikita natin yung paligid, ito pong Chuson Supermarket nakatayo sa mismong public market complex nitong Porac. Ito, makikita ninyo, ang Porac Public Market. Wala hong damage masyado itong public market. Dito naman sa aking gawing kanan, makikita natin ang cultural and sports center ng Porac, Pampanga. Wala ring damage. Ito ang ngayon ang naging komento ni Public Works Secretary Mark Villar. Nakakabahalaan niya na ang isang gusali na tulad nito, na by the way ay 4-year-old building lamang, ay magkakaroon ng ganitong klaseng pinsala at yung mga katabi niya ay hindi na pinsala. Kaya ipinag-utos niya ang forensic investigation at structural investigation dito sa gumuhong gusali. Magtatagal daw ng isa hanggang 2 linggo, pero ika nga niya ay alarming ito nangyari dito sa gusaling ito. At sa ngayon, Rafi, nagpapatuloy pa rin nga itong ating mga rescuers. Very critical nila itong first 24 hours. Lalo pat sa ngayon ay may signs of life pa daw. May mga naririnig pa sila mula sa guho. Itong sinasabi nila ay 15 to 20 pa yung kanilang hinahanap. Itong Office of Civil Defense, wala silang definite number na maibigay na mga nawawala pa rin dahil ang ibinigay lang daw sa kanila ng Chuson Supermarket ay listahan ng mga empleyado. Pero hindi nila malaman kung alin doon yung mga pumasok, alin doon yung mga nasa dorm nila, alin yung mga nakatakas. Pwedeng pagbasehan din yung bilang naman ng mga humihingi ng tulong, yung mga lumapit sa kanila na naghahanap ng kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Pero sa ngayon, 4 lamang daw ang lumapit sa kanila at nagsabing may nawawalang mga mahal sa buhay. So ngayon, ang working number ng missing para sa Office of Civil Defense ay nasa 15 hanggang 20 tao. At ngayon nga, ay nagpapatuloy pa rin po ang search and rescue operations dito sa gumuhong supermarket dito sa Porac. Connie, Rafi? Yes, Ivan, meron bang parang tinalagang parang help desk para doon sa mga nagtatanong na kamag-anak, no, ng mga nawawalan na sabihin na natin mga maaring empleyado o kaya yung mga nagpunta lamang doon mismo sa site na yan, ano, kahapon? May umaasikaso na ba sa kanila? Yes, kahapon pa, Connie, may mga tauhan na naman ng OCD dito. Although, kung ang tanong mo ay kung meron ba talagang physically sinetap na table or literally desk, wala tayong nakikita. In fact, ni-raise natin yan sa mismong hepe ng OCD para may centralized source of information kung saan tayo makakakuha ng updates, kung saan lalapit yung mga posibleng kamag-anak na mga patuloy na nawawala. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin eh. Although nakikita naman natin yung effort ng ating mga otoridad, ng mga volunteers para magpatuloy dito sa kanilang isinasagawang operations.
Nagdeklara na ng state of calamity ang governor, no? Governor Lilia Pineda. At may nakikita ba tayo mga tulong naman ano, na talagang kinakailangan ano, dun sa mga iba pang site na napuntahan mo rin kanina, Ivan, na mga gumuho rin? Yes, Connie, sa ngayon dahil first 24 hours pa nga, ang priority ng galaw ng mga tao ngayon, ng mga otoridad, ay yung search and rescue at syempre yung agarang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan ng tulong. At dito nga, dito sa particular site na ito, life and death situation, every minute counts, ika nga nila, kaya minamidali nila. Yun nga lang, they have to really proceed carefully dahil baka sa kanilang pagmamadali ay lalong mapasama pa yung mga nasa ilalim ng guho kapag meron silang nagalaw na hindi dapat magalaw at makasama pa sa kanilang isinasagawang operasyon. But as to the deployment, hindi naman nagkukulang ng mga tao na nakikita natin na gumagalaw dito sa mga disaster sites. Ivan, meron na rin ba dumating ng mga bagong kagamitan para mag-detect? Nabanggit mo nga kanina may mga signs of life pa doon sa area. Pero may mga bagong kagamitan na ba na dumating yan para makatulong sa search and recovery operation, Ivan? Kanina, Rafi, meron tayong mga nakita mga ibinababang kagamitan dito, although mabilis silang ipinapasok eh. May mga nakikita tayong K-9 units dito at may nakita din tayo kanina mga naka-uniforme ng PNP Crime Lab. So I suppose ito yung mga dine-deploy para sa pagkapa, paghanap dun sa mga na, posibleng natrap pa dito sa guho ng supermarket, Rafi. Oh, Ivan, binanggit mo kasi kanina no sa unang bagay ng report yung itsura ng Chusan Supermarket. Ipapakita lang natin para sa ating mga manonood yung itsura nung gusali bago siya gumuho. Ito po yun. Yes, binabanggit ka ni Ivan kanina. Tama ba? Apat na palapag at yung last two floors ay para dun sa mga empleyado, yung dormitoryo ng mga empleyado. Pero karamihan, we suppose na mga tao nung time na gumuho ay nandun sa first floor dahil ito yung supermarket, Ivan. Yes, Rafi, yun yung assumption natin. Ano? Although tulad nga na nabanggit ko kanina, medyo mahirap yung pagkuha ng impormasyon sa ngayon dahil understandably, inuuna nila talaga yung operations, yung search and rescue operations. Pero nung tinanong natin, that's all the information we got. Ganun ang layout ng building at binigyan sila ng listahan ng mga empleyado. Pero kung ilan yung nasa ilalim nung oras na yon na nagkaroon ng pagyanig, ay hindi pa nila matiyak hanggang sa ngayon, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.